Okay, sige po mga kababayan. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, this is Joshua Corpus Vlog. Ayan po, bagay ba? Sombrero tayo minsan, no? Ito talaga yung hindi ko hilig eh, mag-sombrero mga kababayan. Yan, bagong Pilipinas. Dahil proud po tayo na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi bumibitaw hanggang sa ngayon sa kanya, mga kababayan. Proud tayo kay PBBM sa kanyang mga accomplishment. Ayan po, sa mga nagagawa niya para sa bansa natin. Kaso, nako, Pangulong Bongbong Marcos, may pinaiyak. Maniwala kayo, mga kababayan. Totoo, may pinaiyak po si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. Ano kaya yan? Nako, meron pong ano, tumaas yung dugo, yung presyo ng dugo, mga kababayan. High blood pressure na HB. Bakit? Pakita natin to. Ikaw ba naman, magsiselos ka talaga? Okay, ayan po mga kababayan. Sabi dito sa post ni First Lady Lisa kaninang hapon, siyempre Linggo naman po mga kababayan. Sabi dyan, okay, Lisa Marcos is with Bongbong Marcos, mga kababayan. Spending quality time in celebration of our 31st wedding anniversary. Kaidara natin yung ano, no? Yung wedding, yung kasal nila, mga kababayan. La Union, Philippines, April 21, 2024 po, mga kababayan. Ayan, tatanungin ko po kayo. Eh, lakihan na natin yung litrato nila para marami pong ano, marami pong manggalaiti, mga kababayan. Tatanungin ko po kayo, deserve ba? Ha? Ito, mga kababayan, deserve ba ni Pangulong Bongbong Marcos na magpahinga? Kasi yan, nag-date sila, oh. Sabi dyan, spending quality time. Quality time, mga kababayan. Tatanungin ko kayo sa pangalawang beses, deserve ba ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit pa paano, mga kababayan, eh, meron siyang panahon para sa kanyang pamilya kasi tao din po yan, may pamilya din po yan, mga kababayan. Do talagang yung trabaho ni PBBM, ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po basta-basta. Dahil si Pangulo, mga kababayan, kahit na galing po yan ng Amerika, 4-5 araw po yan doon, then pag uwi niyan, for sure, is jet lag po siya, mga kababayan, never po yung nag-break muna. Kumbaga, pahinga muna isang araw, dalawang araw, kasi siyempre, lagari yung trabaho niya. Kaso, tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho, official function niya as the President of the Republic of the Philippines. Meeting dito. Nag-inspection po doon sa napakalaki o isa sa pinakamalaki po na paghuli ng illegal na droga doon po sa anong lugar yan? Sa Batangas, mga kababayan. Alitagtag, tama ba? Batangas, mga kababayan po. Napakalaking bagay po noon na mismong nakikita ng presidente ang nangyayari on the ground. Ngayon, mga kababayan, talagang abala ang presidente natin, si PBBM. Kaya para sa akin, sir, Mr. President, Ma'am First Lady Lisa Araneta Marcos, deserve po ni presidente na kahit paano magpahinga, may quality time. Kasi mga kababayan, ang ordinaryo nga po na Pilipino, mga kababayan ko, sinasabi ko nga dito sa vlog po natin, ang ordinaryong Pilipino, ilang araw ang pasok niyan sa isang linggo? Ha? Sabihin na natin, mga kababayan ko, 5 araw yung sa gobyerno. O, 5 araw, mula anong oras? Sige, 8:00 hanggang 5:00, 5:30. O, yung kahit yung mga privado, o sabihin natin kahit yung ibang oras yung kanilang trabaho. Kasi merong morning shift, di ba? Merong, anong tawag yan? May graveyard. Tapos yung pang kalagitnaan, mga kababayan.
Kasi ano, 24 oras tapos 8 oras, 'di ba? May tatlong shift sa isang araw. Pero si Presidente Bongbong Marcos po, mga kababayan, pag nagtrabaho po yan, or ang presidente po natin, ang aga po niyan, pag mag-call time po niyan, napaka-aga po, mga kababayan ko. Bakit kinikwento ko to? Bakit yan yung kwento mo, Joshua Corpus? Nasabihin ng iba, irrelevant naman yan. Mga kababayan, gusto ko lang pong ipamatid po sa inyo na once na nagtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos, is napaka-aga lagi ng call time niyan. Alam niyo po yan dahil bilang isang content creator, bilang isang vlogger na sumusunod po kay Pangulo, nagko-cover kay Pangulo, mga kababayan ko, eh, minsan ang call time namin, alas 5, alas 4:30, talagang napakaaga. And si Presidente Bongbong Marcos hindi nalilig sa oras yan, except na lang there is a very, very, very emergency situation. Ganun po, mga kababayan. Ngayon, kinikwento ko yan kasi gusto mong ipakita o ipabatid po sa inyo at alam ko nakikita na po ninyo at uulit-ulitin ko po na ikwento sa inyo ang sipag ng ating presidente. Kahit sabihin ng iba, nako, kunwari lang may sakit yan. Yung nagkaroon sila ng flu-like symptoms, mga kababayan. Nako, kunwari lang yan. Ang totoo niya na overdose yan. Wow! Yung mga Marites na to, yung mga Marites na to, siguro sa bahay niya may bolang kristal yan. Ang laki ng CCTV, no? Nakabantay sa bawat kwarto, banyo, kada sulok po ng mula sa Malacanang, kada sulok po siguro nakabantay yung kanilang CCTV o yung bolang kristal nila sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa, mga kababayan, abang na abang. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, example, may meeting si Pangulo, situational meeting with the cabinet secretary, private sectors, ganyan sa Malacanang. You think that kind of meeting will last only 10 to 15 minutes, mga kababayan ko? Sa tingin niya yung mga meeting na ganyan, 10 to 15 minutes lang? Nagsasayang kayo ng oras. Nagsasayang kayo ng panahon, effort na sadyain pa yung Malacanang. Di ba, mga kababayan, kahit yung sabi natin yung mga cabinet secretaries because they will came from different locations. Kasi hindi lang naman isang location po, mga kababayan, ang ating mga department offices. Iba't ibang cities po yan, mga kababayan, ang location yan. Then yung meeting yan, gaano katagal po yan, mga kababayan po, ang tinatagal yan. Di ba? May meeting si presidente. Okay, tapos lalakad, pupunta po ng, okay, Maynila muna. Last event niya, okay, Maynila, yung sa internet ganyan. Then before lunch, mga kababayan, from Manila, takbo agad ng Silang Cavite because of the, yung sa graduation ba yun, ng Philippine National Police Academy, PNPA. Then after that, may mga cabinet meetings siya. Mga kababayan. Alam niyo yung mga meeting na yan, ang sakit sa ulo niyan because, mga kababayan, different situation, different agenda, economic, education, security, ano pa, mga kababayan, food security, agriculture, El Nino. Ang hirap isink in yan sa utak po ng iisang tao. Okay lang kasi yung nakakahap po ni Pangulo, iba yung naka-assign sa ekonomiya natin. Iba yung economic manager natin. Iba yung naka-assign sa food security. Iba yung naka-assign sa pagharap sa El Nino. Iba yung naka-assign sa national security. Yung mga yun, may mga focus sila ng mga trabaho. How about the president? Mga kababayan, kinikwento ko lang po ito sa inyo. Or gusto ko lang po ihatid yung ganyang discussion sa inyo. Because the president, grabe talaga ang trabaho. Hindi po basta-basta. That's why, agree ako na sir. Yung may quality time kayo ni First Lady, walang problema sa akin.
sa mga supporter natin, subscribers natin dito sa YouTube channel po. Mr. President, Ma'am First Lady, nag-Joso Corpus, suportado po namin yung activity ninyo. Deserve nyo po magpahinga. Lalong-lalo na si Pangulo. Deserve niyang magpahinga. Kaya, ayan po. Once again, happy 31st wedding anniversary po sa inyo. Pangulong Bongbong Marcos, tsaka First Lady, ayan. Ngayon po, ano pa, dumating yung ano, yung Amir ng Qatar, mga kababayan. After 12 years, kasi ang last napunta dito ng Amir ng Qatar, panahon pa ni Pinoy, 2012. So, walang pumunta during Duterte administration. Napa. Hayaan na po natin, mga kababayan. Gawa tayo ng ibang content para dyan. And i-upload ko po sa Joshua Corpus 2.0. Ayan po, mga kababayan. Once again, this is Joshua Corpus Vlog, mga kababayan. Merong inatake sa puso. Meron po, nag-iiyak, mga kabayan. Dahil napaka-sweet naman po kasi niya, no? Tingnan nyo, mga kababayan. No? Napaka-sweet kasi. Pambihira. Lalanggamin po kayo niyan, Mr. President. Ha? Lalanggamin kayo niyan, promise. Lalanggamin kayo niyan. Lalanggamin kayo. Lalanggamin po kayo niyan. Oh, napaka. O, tingnan mo, may langgam ako nakikita, oh. Biro lang, sir. Okay, ayun po. Enjoy niyo po yung araw. Mr. President and First Lady Lisa. Ayun po. Sa muli, mga kababayan ko, Joshua Corpus Vlog po. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat, mga kababayan.